Di ba tayong mga Pilipino ay mahilig sa fried chicken? Kaya kung saan may masarap na fried chicken ay talagang dinadayo natin kahit malayo pa ang lugar na ito. Pero natikman nyo na ba ang lasa ng 1929 era na fried chicken? Kasi kung hindi pa, panoorin nyo to. Ang makasaysayang lungsod ng Maynila ay puno ng mga bagay na makikita. Kabilang ang mga lumang museo, parke, sinihan, shopping malls at napakaraming mga restaurants na pagpipilian. Destinasyon din ito para sa mga naghahanap at mahihilig sa mga authentic na mga pagkain. Ako usually ang dinadayo ko Malate, Ongpin, Quiapo at isa sa mga paborito kong kinakainan ay nasa Santa Cruz, Manila, ang Ramon Liz Pansiteria. Makikita ang Ramon Liz Pansiteria sa Ronquillo Street. At alam nyo ba na 95 years old na ito ngayon? Dahil nagsimula ang operasyon nito bago pa magkaroon ng World War II sa bansa. At sikat na kainan nito hanggang ngayon. Pag-aari ito ng migrant na si Ramon Lee na nagmula pa sa Canton, China. Siya at ang kanyang asawa na si Wong Yok King, itinatag nila ito taong 1929. At alam nyo ba na during 1960s, ang fried chicken ay isang mamahaling potahe. Ang mga mayayaman lang ang nakaka-afford sa pagkain ito. Kaya bilang solusyon, ipinakilala ni Ramon Lee ang 6 pesos fine meal o combo meal na kilala natin ngayon. At sinasabing dito sa Ramon Liz Pansiteria nagsimula ang tawag na combo meal na naging patok na patok doon. Kaya ginaya ito ng ibang mga fast food chain at mga restaurants na nakikita natin sa kanilang mga menus. Pumanaw si Ramon Lee taong 1980s. Sumunod naman ang kanyang asawa. At naiwan ang negosyo sa kanilang anak na babae na si Feli at pamangkin ni Feli na si Lawrence Co. Kaya habang lumilipas ang panahon at dumadami na din ang mga restaurant sa Metro Manila, ang Ramon Liz Pansiteria ay nananatili at paborito pa din ng karamihan. Okay, sa daan muna tayo ng simbahan bago tayo dumiretso sa... bago tayo kumain. Ayan. Simba muna tayo.
Okay, mga Jumero, Avenida, tapos ito Ron Kilio Street. Ayan, lakarin natin ito. So sana open na sila kasi 11 o'clock na. And tingnan na lang natin kung open na. Ano? Ayan, open na sila. Okay, so ito na yung Ramon Lee Pansiteria. Okay, na itinatag pa 1929, mga kaichubero. Tawid tayo sa kabila. Morning! Ako pa lang ate. Oh, tayo pa lang yung nandito. Hello po. So ito yung kanilang menu. Ayan. Dito. Siyempre itatry uli natin yung ano nila, yung chicken. Fried chicken. Tama po ba na dito nagsimula yung combo? Combo meal, no? Kayo po yung nagpasimula. Tama po, no? Ayan. So sila talaga yung nagsimula ng combo. So ngayon din ginaya na siya ng ibang mga restaurant hanggang ngayon, ano? So ito yung o-orderin natin, fine meal o combo meal. So may rice, may chicken, may pansit, tapos may soup and may saging, 270. Tapos order din tayo ng fried chicken nila, 480. Ayan. So kahapon daw full pack sila rito kasi nga dun sa translation na nangyari kahapon, ano. Ayan. Kaya hindi rin ako pumunta rito eh, kasi alam ko maraming tao. Ano pong meron sa taas, kuya? Ah, yun. Pwede akong makyat? Ah, sarado. Sige. Ah, okay lang. Okay. Ah, so meron siyang dalawang floor. May taas, tas baba. Ano? Ayan, so ito si yung anak ni Ramon Lee, si Ma'am Feli. So ilang taon na po si Ma'am Feli ngayon, ma'am? Ah, bata pa. Okay. Oo. O, diba? So makikita nyo rito sa loob ng restaurant nila yung mga kumain ng mga celebrities dito. Even Bongbong Marcos, oh, ayun o. Ay, Bongbong Marcos. Ferdinand Marcos pala, sorry. Ayan. Diba? Ayan, so actually mga kachibero, pang, hindi ako nagkakamali, pang 12 na kain ko na ito dito sa restaurant na ito. Kasi talagang napakasarap ng kanilang chicken. And marami tayong mga fried chicken na na-try sa iba't ibang mga restaurant, fast food, or even mga fine dining na mga restaurant. So, karamihan naman sa mga restaurant na napunta ako, masarap naman yung chicken nila. Pero etong Ramon Lee's Pansiteria, iba rin talaga yung chicken na hinahain nila. At talagang babalik-balikan mo kasi sila lang yung may ganitong lasa ng chicken. So, parang lasa ng 1929 era, ano, ayan. And nakakabilib lang, ano, na makakita ng isang restaurant na ganito na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung operation nila. Kasi 95 years old na ito ngayon and makikita nyo naman talaga nga napakaraming mga pumupunta rito. I'm sure marami sa inyo ang madalas kumain dito. So kung sino man sa inyo yung mga madalas kumain dito, please comment below para malaman ko kung sino sa inyo. Ayan. So iniintay ko na lang yung order ko. So ulitin ko lang, nag-order ako nung combo meal nila at saka magti-take out ako nung kanilang isang buong fried chicken. Ayan. So ito yung ating soup. Bigyan natin ang calamansi. Ayan na, dumadami na yung tao. Diba? So yung mga madalas na pumunta rito, yung regular na mga pumupunta rito, yun yung mga tao na talagang kumbaga sila yung mga loyal customer. Ano? Ayan. Kain tayo.
Ayun. So ito na yung ating combo meal, ano? Ayan. So meron din siyang sweet and sour meatballs, no? Ayan. So meron tayong pansit, rice, fried chicken, tsaka dalawang sweet and sour meatball. Okay, kain tayo. Ayan, so ito na yung ating buong fried chicken. Bumili na rin ako kasi marami tayong mga bisita sa bahay. So ang nagmamanage ng restaurant na ito ay si Ma'am Feli at saka yung kanyang pamangkin na si Sir Lawrence ko. Ayan. Kailan si Sir Lawrence medyo mahihain. Mamaya papapicture tayo. Ito yung special sa fried chicken nila. Yung sausawan. Sarap. Meatballs. Actually, lahat yung nandito sa plate natin, masarap. Even itong kanilang pansit, masarap. Thank you. Salamat. So, tapos na tayong kumain, mga kaysubero. And talagang ako, sobrang nag-e-enjoy ako kapag kumakain ako dito sa Ramon Lee's Pansiteria. Kasi, ninanamnam ko yung lasa ng 1929. Ayan. So, paalis na tayo dito and mag-aalas 12 na, mga kaytsubet. Tirik na ang araw. Walang daanan. So, yan yung simbahan ng Santa Cruz, mga kaytsubero. Tapos, eto yung Ong Pin. Tapos, eto yung replica ng Carriedo Fountain. Yan. Tawid tayo sa kabila. Higa na. Makipagrambulan na tayo sa mga sasakyan dito. Kasi yung ibang mga sasakyan, mababait naman, nagbibigay naman sila. So, alam nyo ba mga kaytsubero, sa mga hindi lang nakakaalam, ano, alam nyo ba na tumira ako ng almost 10 years dito sa Avenida? Ayan. And during that time, nagtatrabaho kasi ako. And same time, ako ay nag-aaral. Working student ako. So ang pasok ko is 6 o'clock ng umaga. Natatapos ako alas 2 ng hapon. And then 3 o'clock naman ng hapon hanggang alas 6 ng hapon ng gabi. Nag-aaral naman ako noon. Ano? Kaya kapag wala akong trabaho or kapag wala akong school, hindi ako lumalabas ng bahay. Nasa bahay lang ako. Ayan. So ipakita ko sa inyo kung saan ako dati nakatira dito sa Avenida.